Yung sinasabi na pag masama pakiramdam ay iinom ng alak. Actually, yung alak na matapang, pinapainom yan sa mga sundalo na nasugatan, yung mga nagdidelirio, yung malapit mamatay, para wag masyado silang mahirapan sa sakit. Ang alak kasi nakakadalin ng senses, yung mga nerves natin, yung mga nerve ending, naapektuhan ng alak para wag mong maramdaman yung sakit. Kaya nga sabi ng Diyos dun sa 31:6 ng Kawikaan, bigyan mo ng matapang na inumin siya na handang manaw at ng alak ang mapanglaw na loob. Pagka malapit ng mamatay, pinapabigyan ng Diyos ng alak. Dun sa panahon na yun, kasi nung panahon na yun, wala namang mga pain reliever noon eh sa panahong nakaraan. Panahon ng mga Israelita, masakit halimbawa yung nararamdaman ng isang tao malapit ng mamatay, para siya ay maginhawahan, pinapainom ng matapang na alak. Pero ang matapang na alak, hindi para sa taong malakas, malinaw ang isip, hindi para doon. Guguluhin ng alak ang isip mo, kasi ang sabi sa Biblia, ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo. Sabi mo, giginhawa ka. Talaga, kasi may alcohol yan eh. Masakit ang ulo mo, minum ka ng alak, may alcohol yan eh. Pero kung nag-iisip ka yung side effect niyan, unti-unti yung nakaka-addict hanggang maging lasenggo ka na. Basahin natin ang 23:31 ng Kawikaan. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukang parang ulupong. Ang iyong mga mata ay titingin ng mga katuwang bagay at ang iyong puso ay nagbabadya ng mga magdarayang bagay. Oo, ikaw ay magiging parang nahihiga sa gitna ng dagat o parang nahihiga sa dulo ng isang palo ng sasakyan. Kanilang pinalo ako iyong sasalitain at hindi ako nasaktan. Kanilang hinampas ako at hindi ko naramdaman. Kailan gigising ako? Aking hahanapin pa uli.